Magandang buhay! Ang ating kanto ngayon ay pinamagatang si Cesar at ang Mahiwagang Lapis. Ito ay kwento ni Michelle Yasmin L. Leonson, guhit ni Gary S. D. Lopez, at layout ni Jonathan Ives P. Cruz. Tara, tayo ay magkwentuhan! Lunes ng umaga sa loob ng silid-aralan ay magsisimula na ng klase. Parang ako lang ang naiba sa lahat ng mga bata. Lahat sila ay masasaya. Kinakabahan ako, bulong ni Cesar sa sarili. Magandang umaga sa inyong lahat. Ihanda na ang lapis at papel at tayo ay magsusulat na. Lalong bumilis ang tibok ng aking puso sa pagdating ni teacher. Parang unti-unting nanghihina na naman ang aking kamay. Cesar, may dala ka bang lapis? Gusto ko sanang sabihin kay teacher na wala akong dala, pero siguradong gagawa siya ng paraan para magkaroon ako ng lapis. Opo, teacher. Mayroon po akong lapis, ang mahina kong sagot. Baka mapagalitan ako ni teacher kapag hindi ako nagsulat. Hindi naman ako tamad, pero talagang hindi ko lang kayang hawakan ng tama ang lapis. Tinitignan ko ang mga kaklase ko. Ang bibilis at ang gagaling nilang magsulat. Bakit ako hindi ko kayang magsulat? Pahawakan ko pa lang ang lapis ay mali na agad. Paano ba ang gagawin ko? Tinitigan ko na lang ang aking lapis at unti-unti kong ipinikit ang aking mata. Tutulungan kita, sabi ng masayahing tinig. Sino ka? Tanong ko. Ako ang tutulong sa iyo. Isang nakakatuwang lapis ang aking nakita. Marami siyang kayang gawin. Tumalon, sumayaw, at umikot. Hawakan mo ako, ang sabi ng lapis. Sige, sagot ko. Gumaan ang aking pakiramdam para akong dinuduyan at lumilipad sa langit. Habang hawak mo ako, ay kakayanin mo nang isulat ang lahat ng maisip mo. Ha? Totoo ba yon? Hindi ako marunong magsulat. Kumuha ka ng papel, isulat mo na ang gusto mo. Kumuha ako ng papel at hinawakan ko ng mahigpit ang mahiwagang lapis. Sinubukan kong isulat ang aking buong pangalan. Cesar A. Lian. Naisulat ko na nga. Ang galing! Noon kahit letrang C ay hindi ko kayang isulat. Naniniwala ka na ba sa akin? Nakita kasi kita na malungkot dahil hindi ka marunong magsulat. Gusto kitang tulungan. Sige, tulungan mo ako. Gusto kong matutong magsulat. Matutulungan kita pero gusto kong malaman na hindi ko kayang gumuhit ng mag-isa. Kailangan ay may kamay na hahawak sa akin para ako ay magamit. Ako ay may pambura at tinatasahan din. Kapag ako'y tinatasahan, unti-unti din akong mauubos katulad ng ibang lapis. Ibig sabihin ay sandali lang tayong magkakasama? Oo, ganun na nga. Kailangan mong matutong magsulat bago ako maubos. Naging masaya ang bawat araw ni Cesar gamit ang mahiwagang lapis. Napansin ito ng kanyang guro
kaya lagi na rin siyang napupuri. Magaling nang magsulat si Cesar. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag marunong kang magsulat. Sana ay marunong na talaga ako magsulat. Naku, malapit na palang maubos ang aking lapis. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Gusto ko nang matutong magsulat. Pag-aralan mong mabuti kung paano na isusulat ang bawat linya o letra. Hawakan mong mabuti ang lapis at simulan ang pagguhit ng linya mula sa kaliwa papuntang kanan. Maaari ka ding magsimula sa itaas hanggang paibaba. Susubukan kong gumamit ng ibang lapis. Baka naman kaya ko na. Iisipin ko lang na kaya ko ito. Hirap pa din ako. Hindi ko pa rin kaya. Nagagawa ko lang magsulat ng dahil sa iyo. Pero kung ako na lang mag-isa, wala na ulit. Huwag kang malungkot, Cesar. Ako nga ay malapit nang maubos at wala rin naman akong magagawa kung walang hahawak sa akin. Tingnan mo, nung hawakan mo ako, nakasulat tayo ng mga letra. Tayong dalawa ang gumawa nun. Ibig sabihin, kaya mo rin. Tama ang kaibigan kong lapis. Kailangan ko lang magtiwala. Itutuloy ko lang ang pagsusulat. Practice pa. Tiyaga lang. Kakayanin ko ito. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ni Cesar. Sa wakas ay nakakasulat na ako. Salamat sa iyo, kaibigang lapis. Natuto rin ako. Salamat din sa iyo, Cesar. Pero nalulungkot din ako na malapit ka nang maubos. Huwag ka nang malungkot. Ang mahalaga ay natuto ka na at nagkasama tayo. Unti-unting lumutang at nagliwanag ang mahiwagang lapis kasabay ng pagkaway nito. Paalam na sa iyo, Cesar! Paalam na, kaibigang lapis! Kumaway din pabalik si Cesar. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at nabuo muli ang lapis. Masayang-masaya ang lapis. Hindi ko nga pala nasabi sa iyo na kapag natutong magsulat ang humahawak sa akin, ay muli akong mabubuo. Dahil sa iyo yun, Cesar. Ngayon ay hahanap ako muli ng batang hindi marunong magsulat upang akin matulungan. Lagi mong tandaan, Cesar, ako ang iyong kaibigang lapis na nagsasabing laging ayusin, pagandahin iyong sulat. Oo, kaibigan kong lapis, lagi kong tatandaan ang iyong mga payo. Cesar! Cesar! Gising na, nakatulog ka kanina. Sorry po, Teacher Anna. O sige, heto ang lapis. Ibibigay ko na lang sa iyo itong lapis ko. Magsimula ka ng magsulat. Ha? Ang kaibigan kong lapis! At dito nagtatapos ang ating kwentong si Cesar at ang mahiwagang lapis. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!